Isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Ito muli ang inyong kapatid, si Crusader 377. At sa araw na ito ay akin lang pong bigyang konting pansin yung isang article na nabasa ko dito patungkol po sa Semana Santa. At yung paggugunita ng Semana Santa at pagtanggi sa mga masasamang gawain at the same time mga pagtanggap no sa ating Panginoon bilang siya ay Panginoong Hesus bilang siya ay naging susi ng kaligtasan ng sanlibutan sa Kristiyanismo na paniniwala. So sa akin pong babasahin may kunting assessment lang po ako dito at hindi ko po sinasagasaan ng anumang relihiyon o anumang paniniwala ng bawat isa. At ang sa akin lamang ay mga katanungan na nawa ang lahat ng ito ay makikita sa Biblia. At kung ito man ay may mga paliwanag, comment lang po kayo dyan. At I'm so interested no, sa mga kapatid na makakarinig, lalo-lalo sa ating mga kapatid na mga Katoliko. Actually, Catholic is a Christian. So, para sa akin kasi, wala pong dapat pagtatalunan sa mga bagay na yun. Ano? Nasa sayo po yun kung paano po ninyo tanggapin ang doktrina ng inyo pong sinasapi ang mga reliyon o sinasamang reliyon at nasa sa inyo po yun. At alam naman po ninyo ang salita ng Diyos. So, hindi na po ako kinakailangan magpaliwanag na kung anumang mga bagay dahil kayo po ay nakakaalam na rin. At sa mga hindi nakakaalam, mag-comment lang po dyan sa baba at titingnan natin kung ano pong ating maibibigay na mga kasagutan. Okay, muli, no? Ilingin natin ang gabay ng banal na Espiritu. Kailang Diyos, samahan niyo po kami sa aming pong mapapakinggan. Dalangin namin muli ang inyong kaluwalhatian lamang siyang makita at ang katotohanan sa kalagitnaan ng aming pong pag-uusapan. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang nabanggit po dito ay sinasabi na pansamantalang mababawasan ang katahimikan ng siyempre, karamihan po nasa Maynila, no? Simula sa araw ng Huwebes Santo at Biyernes Santo, no? Yun na nga isang katanungan natin dyan, ano? Na Biyernes at saka Huwebes lang ang Santo, no? But of course, kanya-kanya pong doktrina yan, ano? At alam naman natin na namatay ang ating Panginoon, ang maraming nagsasabi, at even though, no? Na declaration na po yan na namatay ang ating Panginoon sa Kristiyanismo, pero may mga katanungan pa rin dyan, ano? Kasi namatay daw siya ay Friday. Okay? So kung namatay siya ng Friday tapos sineselebrate natin ang Friday, yun po yung malaking tanong dyan, ano? Bahala na po kayo kung paano po ninyo sagutin. Pero ako alam ko na po yung kasagutan dyan. But of course, ito ay napag-uusapan na natin. So kung namatay siya ng Friday, bakit next year celebrate ulit natin yung Friday? Kasi next year, kunyari ngayon, 2024, next year ba yung kamatayan niya nun yung date ng kanyang pagkamatay? Kunyari ay sabihin na po natin, ano ba ngayon? March 26, no? So next year ba yung March 26 ay Friday pa rin? Yan. So, paiba-iba, no? Kasi yung March 26, kunyari namatay yung Panginoon, March 26, that is Friday, kunyari, no? Tapos, next year ba, yung March 26 ay Friday pa rin? Yan, no? So, tingnan natin, taon-taon nagbabago, hindi Friday, hindi Thursday, but still, they use this day na Thursday at saka Friday, kasi ang ating Panginoon ay hinuli ng Friday, siya po ay namatay ng Friday,
So, ang sabi po sa book of Noah, no, na 3 days po siya sa tiyan ng malaking isda, at ganoon din ang ating Panginoon ay 3 days din siya sa ilalim ng lupa. So, ang kanyang kamatayan pala, no? Sa madaling salita, hindi po 3 days lang yun, no? Kasi nagkaroon po siya ng linggo ng pagkabuhay. According po sa traditional na doktrina ng ating pong bansa, ng ating pong sa mga Pilipino po, karamihan talaga. At ang buong mundo na rin, sabihin na po natin, or even the whole Catholic Church, no? May mga malalalim po dyan na mga kasagutan, no? But mga question lang po ito, mga mild na question. But I believe na baka mayroon mo naman po kayo na malalalim na kasagutan din. Anytime po, pwede nyo po i-message sa akin, no? At tingnan ko din po ang inyo pong mga kasagutan dyan. Fair lang po tayo dito, no? Wala po akong pinapanigan dito. I just want to be clear sa bawat isa na pantay-pantay po tayo, no? So kung linggo po yung linggo ng pagkabuhay, so ibig sabihin ng ating Panginoon na isang araw lang, which is sabihin na natin namatay siya ng Friday ng alas 3 ng hapon. So papasok ng alas 3 ng Sabado ulit. So isang araw na po yun, ano? Tapos papasok na yung linggo ng pagkabuhay. Ibig sabihin isang araw lang siya namatay. Okay, so bahala na po kayo dyan kung paano po ninyo sagutin. Okay, so tuloy tayo. Ito po ay isang article. Ayaw ko lang pong banggitin ang pangalan. At nire-respeto ko po ang bawat article. At ako man ay nakakakuha po ng mga ideas sa kanila pong mga inilalagay dito. Good vibes lang po tayo. So, Huwebes Santo. Okay? At of course, pag sinaming Semana Santa, from Monday to Thursday po yun, ano? Dahil pagdating po na po ng final, which is Friday, yan na po yung pinaka-final na kamatayan ng ating Panginoon according po sa katuruan ng Roman Catholic. Hanggang sa linggo ng pagkabuhay, which is Easter Sunday. Yan po, no? So, 1 week po yan, no? Yung Semana Santa, kaya nga, Semana Santa. But there is no such word in the Bible, no? Na mayroon pong Semana Santa. In few negative approach, pwede rin siguro, no? Dahil marami sa mga kababayan natin ang uuwi sa kanilang probinsya upang gunitain ang Semana Santa o ang Holy Week. Isa itong, of course, magandang pagkakataon sa mga pamilya at magkakaibigan upang magkasalo-salo, no? Kita-kita sila, no? Maganda nga naman yan, no? Tradisyon na naman talaga ng mga Pilipino siya, no? At ang sabi nga dito, takasan, no? Takasan, pansamantala ang stress sa kanila pong mga trabaho sa kasalukuyan, no? So, mga ano lang to, pansamantala lang, ano? Ang iba naman yung magbabakasyon at iba-iba tourist destination para makapag-relax at bigyan na katahimikan ng sarili sa magulong mundong ginagalawan, no? Ano, mabigat, ano? Talagang kapag Kristiyano ka dapat, ano, ang mundo is mundo, no? Iba po yung ating buhay na sa piling tayo ng Panginoon. Wala po tayong in a flesh. Yes, makakaramdam tayo ng stress, pero kapag alam natin na kasama natin ng Panginoon, dapat lagi tayo nakangiti. Wala pong problema ang isang Kristiyano kasi may Kristo po tayo sa puso natin. So mga stress na yan, hindi po yan makakaapekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At sabi po dito, pero marami sa atin ang nakalimot kung bakit talagang ginugunita. Hindi lang ang mga Katoliko, kundi yung buong Kristyanismo na rin. Yan nga po sinasabi ko. Ano? Ang Semana Santa, dito'y bibigyan tayo ng malawak na panahon upang gunitain ang paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo sa kamay ng mga taong kumundi na sa kanyang mga pangangaral tungkol sa Diyos. Ayan. Binabalikan ang mga pangyayaring nagdulot ng kanyang kamatayan at ng kanyang muling pagkabuhay upang maluklok bilang hari ng sanlibutan at prinsipe ng kalangitan. Which is okay naman, no? Bilang mga Kristiyano, alam natin na ang
kahulog ng pag I mean ang kahulugan ng pag papadala ng Diyos Ama sa kanyang anak dito sa mundo ay upang iparamdam sa atin ang kanyang pagmamahal at ihandog sa atin ang susi sa kaligtasan. Oo, marami naniniwala rito, pero kung isipin natin, bakit tayo kailangan iligtas ni Jesus? Bakit isakripisyo ng Diyos ang anak niya para sa atin? So dito medyo magandang paliwanag dito. Okay to. Tayo ay pinanganak na makasalanan, of course, no? Dahil sa pagsuway ng ating mga magulang si Adam at Eva sa utos ng Diyos na huwag kainin ang bunga sa isang pinagbabawal na punong kahoy, sabi nga sa Biblia, ang kasalanan ng isa ang nagdulot sa kasalanan sa lahat, no? Eh, makikita po natin yan sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short to the glory of God. Okay. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, inalay niya si Jesus upang matanto natin na sa kabila ng ating pagiging makasalanan, gusto ng Diyos na maging matuwid tayo, maging karapat-dapat na mamuhay sa langit na kasama niya, no? John 3:16, alam naman natin po 'yun, ano. Okay? So nagpatunay siya ng napakaraming himala, no? Ngunit hindi nakuntento ang mga tao. Ayun. Bagkus ang natatanging tagapagligtas natin ay inilapusta, no, ng mga ito at pinatay si Jesus sa krus. Ang hindi pagtanggap ng mga pangaral ni Jesus ay isang patunay na kahit hanggang ngayon ay hindi natin matanggap sa ating mga sarili na tayo'y makasalanan. Totoo naman po yan, ano? Pero ang pagpapako niya pala sa krus ay isang hudyat na tapos na ang kanyang misyon. Ang pagbabayaran ang kasalanan ng mundo. Tapos ng kanyang mission. Parang medyo ano ako doon, medyo may kunting spark ng konti, ano, kasi nagbaba po siya ng Great Commission, ano, sinasabi natin, ano, sa Matthew 28 verses 18 to 20, no? At ito po yung Great Commission, inutos po niya sa kanyang mga disipulo na go to all nations, no? And baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, no? Hindi pa po tapos ang talagang full mission ng ating Panginoon dito, no? Ang kanya pong mission siguro pwedeng sabihin na natapos kasi umakyat na isa sa kanang kamay ng kanyang ama at naging isa na po sila. But the mission ay siguro dahil masabi natin tayo na, no, ng mga tagasunod ni Kristo, tayo naman ang magpapalaganap ng ginawa ng ating Panginoon po. Pwede rin po yun, ano po, pwede rin. Pero yung sabi na tapos na ang mission ni Jesus, well, dun siguro sa cross na hindi na dapat tayo magpapapako sa cross kasi tapos na nga naman, no. It's done, no? It's finished, sabi nga niya, no. So baka yun ang ibig niya sabihin, okay? So, comment lang po kayo dyan, ha, kung meron po kayong mga suggestion o mga nais iambag sa ating pong topic ngayon. Ika nga sa panahong ito, masasabi ng marami na tanggap na sila ay tunay na makasalanan, pero dahil naniniwala na sila kay Jesus bilang Panginoon, sila ay naligtas at nararapat ng umakyat sa langit. Ngunit marami sa ating mga mas nagtitiwala sa sarili natin kaysa kakayanan ng Diyos. Tama naman yun, ano? Sa tingin ninyo, bakit mali ang paniniwalang ito? Tayo ay pinanganak na makasalanan kaya't wala tayong gagawing maganda sa mundong ito. Yun human nature na po natin. Pero dahil tayo ay nilalang ng Panginoon, ay pinagkatiwalaan pa rin niya tayo ng mga kakayanan upang mabuhay sa daigdig. Ngunit ang masakit na katotohanan dahil sa mga kakayanang ito ay itinataas natin ang ating mga sarili na parang Diyos o minsan ay higit pa sa Diyos. Minsan kasi, no, ay mga sarili tayong kalooban, hindi na po kalooban ng Diyos ang sinusunod natin. Sabi ni Jesus, ang sino mang naniniwala sa akin ay siyang mga taong itatatwa ko. Itatatwa ako, no? Naging totoo ito ng ikaila ni Pedro, si Jesus Cristo nung panahong inugasan, inusgahan ito ng mga tao.
Sa kabila niyon ay napatawad siya ni Kristo at pinagtitiwala ang pangaral ng Kristyanismo na naging susi sa pagtayo ng Santa Iglesia. Ito po yung Roman Catholic daw. At si Peter po yung nagtayo nito, no? Siya po nagsimula. So marami sa atin ang hindi kayang itatwa ang sarili. Hindi tayo ang magaling, matalino at makapangyarihan dahil hindi tayo ang tunay na gumagalaw sa ating mga ginagawa. Pwede, tama, no? Matuto tayong itanggi ang ating sarili, ang maniniwalang si Jesus ang dahilan ng ating mga tagumpay gamit ang mga kakayahang ito. Tama, no? So ito nga ngayong mahal na araw, kasabay ng ating pagungunita sa kamatayan o sa kanyang kamatayan at pagpuri sa kanyang muling pagkabuhay, naway matanggap natin na kailangan natin itanggi ang ating mga sarili dahil tayo ay mga makasalanan. Naway matuto tayong maniwala kay Jesus sa pamamagitan ng paniniwala sa kanyang mga salita dahil ang mga ito ang magdadala sa atin sa kaligtasan at takdang pa sa patakdang panahon. Naway iwasan nating itaas ang ating pedestal dahil sa ating mga nakamit, bagkos ipagpasalamat ito sa Panginoon dahil kung hindi dahil sa Kanya, hindi tayo magkakaroon ng lakas upang isakatuparan ang ating mga gawain dito po sa mundo. So, ang tunay na kahulugan ng Semana Santa ayon po sa Iglesia Romano, naway isabuhay natin ito hindi sa ngayon, kundi sa araw-araw nating pamumuhay bilang tao. Sabi nga doon, no, bilang Katoliko o bilang Kristiyano, sa pinagsama po nila, ito po yung bilang Kristiyano at bilang Katoliko, no? So, yun po. May mga comment po kayo dyan. Comment lang po kayo sa baba. At ito ay napakagandang ano to, no? Topic. Kung saan naway may mga kakarinig, no, na mga kapatid nating Katoliko at makapag-comment po dyan sa baba. Sa bagay, kung titingnan natin ng maigi, no, ang kaligtasan talaga ng bawat isa ay nakay Kristo lang. Sabi nga sa John 14:6, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So yun po yung katotohanan na kay Kristo lang tayo, no? At wala na po tayong ibang dadaanan maliban sa ating Panginoong Jesus, no? So sana magrima po yung John 14:6, no, sa puso ng lahat. At wala na po tayong dadaan ng iba na kung sino pa, na dating mga tao din at namatay ng alang, at doon po tayo humingi ng kalakasan natin at iniisip natin na baka actually hindi naman kaligtasan ang hinahabol ng karamihan dyan, ano, sa mga patron na kanila pong dinidibutuhan, kasi bawat patron po may mga kanya-kanya po silang mission, no? May kanya-kanya silang accomplishment na ibibigay sa mga taong na nagdidibuto sa kanila. Yan. Pero hindi kaligtasan po, ano, kasi karamihan naman mga patron, patron ng paglalakbay, patron ng hanap buhay, patron ng alam niyo yung mga patron-patron na yan. Talagang dati po yan talagang relihiyon ng ano, no, ng Roman Empire, nung hindi pa po hayag ang Kristyanismo sa Roma. Okay, so more, napakarami po, napakagandang topic sana na to, no? Minsan-minsan ilalive ko to, kaya nga lang, nawa, pumasok po kayo sa aking channel, at yan po, Crusader 377, lagi naman po ako nagla-live, so kung kayo po ay YouTubers, o kayo po ay mga mahilig manood ng YouTube, abangan nyo po yung aking palaging live, at kung makapasok po kayo doon po tayo, pwede ko po kayong i-guest, no? In-invite ko yung mga kapatid nating mga Catholic diyan. Hindi po tayo magtatalo. Ako po yung magtatanong at malay natin, no, baka mapaliwanagan niyo ako ng maigi. Ako naman ay dati naman talaga akong foundation ko is Catholic, no. Kaya nga para sa akin, they're still a Christian. Yes, of course may mga bagay lang talaga na medyo nakita ko na kapag ikaw kasi nagbabasa ng salita ng Diyos, there are lots of revelation
At ang salita ng Diyos ang siyang magpapalaya sa atin, no? O lahat ng ating pong pinaniwalaan at doktrina ay scriptural. At ito po ay magandang pag-aaralan, no? Kapag may mga time po tayo. So give time palagi, no? Sa pagbabasa ng salita ng Diyos. So subscribe at hit the notification bell para update po kayo palagi sa aking pong mga videos. Maraming salamat. God bless everyone. At isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ang Semana Santa ay hindi lang po isang linggo, kung hindi araw-araw po dapat mamuhay tayo bilang mga tagasunod ng ating Panginoon. God bless. Bye-bye. Jesus loves you.